plans nang ipasara ng gobyerno ang mga pasaway na POGO o Philippine Offshore Gaming Operations sa bansa. Pero bago yan, hahabulin daw muna nila ang hindi nabayarang buwis ng mga POGO na sa tansya ng Department of Finance e lagpas 20 bilyong piso na. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa nakalipas na 2 taon, umusbong na parang kabuti ang mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Sa pinakauling datos ng Bureau of Internal Revenue o BIR, may 56 operators at 218 service providers ng mga POGO sa bansa. Ang mga manggagawa sa mga ito, 178,000 na Chinese nationals. Yan ay yung mga dokumentado pa lang. Yung undocumented, kung pa yun, kailangan malaman namin yun. Kasi ang the only way we can have this undocumented is through immigration. Yes. Iba pa yung unregistered sa BIR. Ang nakakaalam naman nun si PAGCOR. Bilyong piso kinikita ng gobyerno sa POGO. Ayon sa PAGCOR, 8 billion pesos ang inaasahang makukubra ng gobyerno mula sa POGO ngayong taon lang. Ang BIR naman, patuloy rin daw ang pagkolekta ng buwis mula sa mga empleyado ng mga ito na pawang Chinese nationals. 175 million noong 2017, 579 million noong 2018, at ngayong taon, mahigit 1.4 billion pesos na. Pero sa lagay na yan, kulang na kulang para ang koleksyon dahil sa tansya ng BIR, dapat nakaka 2 billion pesos kada buwan na koleksyon sa mga empleyado ng mga POGO. Sa tansya ng Department of Finance, 21.62 billion pesos ang kabuwang hinahabol mula sa mga POGO workers dahil hindi lahat ay nagbabayad ng tamang buwis. Dahil dito magpupulo ang Interagency Task Force on POGO na kinabibilangan ng BIR, PAGCOR, DOLI at Bureau of Immigration para ipasara ang mga pasaway na kumpanya. Maaari rin silang ipadeport pero bayad buwis muna. We want also muna na to really collect first the ano the their tax liability, because it is unfair to, like us, nagtatrabaho tayo, we are paying our taxes, eh sila they are working here tapos hindi magbabayad. Suportado ng PAGCOR ang hakbang na ito, sisimulan na raw nilang maglabas sa mga kautusan sa mga pasaway na POGO operator at service provider na hindi nagre-remit ng income tax ng kanilang mga empleyado. Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.